Itinuloy ng iba't ibang militanteng grupo ang Black Friday protest ngayon sa Quirino Grandstand. Dumalit din sa protestang ilang mga personalidad at kilalang mga anti-Marcos officials. Si Gerald Tagbo sa detalye. Hindi nagpatinag sa ulan ang iba't ibang militanteng grupo at estudyante para magsagawa ng Black Friday protest sa Quirino Grandstand sa Maynila. Mula sa iba't ibang paaralan sa Maynilaan, nagmarcha ang mga ito patungong Luneta upang kondenahin ang ginawang paglilibing sa mga labi ng dating Pangulong Ferdinand Marcos sa libingan ng mga bayani isang linggo na ang nakakalipas. Dala ng mga ito ang isang effigy ng bangkay ng dating diktador habang nakaitim ang karamihan sa mga nagprotesta. Isa si Sofia sa mga mag-aaral ng UP Manila sa mga sumama sa Black Friday protest. Kahit hindi na naabutan ang panunungkulan ni Marcos, pati nito ang mga maling pag-abuso ng dating rehimen. Hindi naman porke hindi naabutan ay wala nang pakialam at hindi na dapat alamin yung mga nangyari sa atin. Maliban sa mga mag-aaral at progresibo grupo, kasama rin sa kilos protesta ang mga kaanak ng biktima ng batas militar. Isa na rito si dating Quezon Representative Erin Tanyada na ang kanyang ama at lolo ay lumaban sa panahon ng diktaturya. Anya, dapat labanan ang sinasabing historical revisionism bunsod ng paglibing sa LNP sa mga labi ng dating Pangulo. Importante, sana isipin ni Pangulong Duterte na yung ginawa niya na pagpapakwayat ay pagpapalibing kay Pangulong Marcos. Siyempre, yan ay masabi po natin isang gagamitin kasangkapan para palitan ng ating kasaysayan. Tiniligsa naman ni Atty. Nery Colmenares sa pamilya Marcos sa tila pagsasara ng pintuan sa proseso ng batas dahil hindi pa umano maituturing na pinal ang desisyon. 15 araw ang ibinigay na palugit ng Korte Suprema para magaing ang motion for reconsideration. Subalit agad na nailibing ang mga labi ni Marcos. Iwala siya na mababago pa ang pasya ng mga maestrado dahil sa mga argumentong kanilang ipepresenta sa SC. Aming i-argue na actually kay President Duterte, actually may magawa ka kasi hindi batas yun eh. Ang sinasabi nilang batas ay isang AFP regulation. Kasama rin sa protesta ang Batikang Director na si Jovel Lamangan na gumawa ng ilang pelikulang tumalakay sa mga isyong may kinalaman sa batas militar. Mabisang paraan niya ang pelikula para maipagunita sa kabataan ang mga tunay na pangyayari sa kasaysayan. Patuloy ang pagawa ng mga pelikula nagsasabi ng katotohanan noong nakaraang panahon ng diktadurya ni Marcos. Kailangan ipakita, kailangan gumawa upang maipakita kung ano ba talaga ang totoong nangyari ng mga panahon. Sa kabilang banda ng Luneta, isang grupo na tinaguri ang Duterte Youth ang nagsagawa ng kilos protesta bilang pagsuporta sa Marcos Royal. Ayon kay Ronald Cardema, na dating call commander ng ROTC sa UP Diliman, dapat pakinggan at sundin ang utos ng Pangulong Duterte at ng Korte Suprema sa paglibing kay Marcos sa libingan ng mga bayani. May panawagan rin ito sa mga kritiko ni Duterte at ng pamilya Marcos. Be strong in your anti-Marcos conviction, 100%. I-boycott nyo rin yung mga naging maganda niyang proyekto. Huwag kayong duman sa NLEX, SLEX. Huwag kayong magpagamot sa mga magagandang ospital na pinagawa niya. Huwag kayong sumukay ng LRT sa likod natin. President Marcos and President Duterte are strong men of Asia. Itinataas nila ang bansa natin. Bago pa man makapagsagawa ng programa ang grupo, inilayo na sila ng mga pulis upang maiwasan ang gulo. Sa kabila nito, hindi pa rin maiwasan na magpalitan ng kantsawan ang magkabilang panig kahit na pinaglayo na sila ng mga pulis. Mahigit 800 pulis ang ipinakalat ng Manila Police District sa paligid ng Quirino Grandstand. Sa taya ng MPD, aabot sa mahigit 1,000 ang dumagsa sa lugar, subat inaasahan na tataas pa ito ngayong gabi. Magtutuloy-tuloy ang programa ng mga anti-Marcos hanggang mamayang alas 10 ng gabi. Para sa Eagle News, Gerald Tagbo, I'm 1 with 25.